चलो है ना देखो ये ओ may pangalan pa ano yan isang magandang buhay mga ka-farmer bago po tayo pumunta sa bahay ay nandito po kami sa Guagua ayan kinuha namin yung bandso ang pangarap na bandso ni Papa Yam ayan, second hand po pero okay na at least nabuo pa rin ang pangarap niya ito pala yung blade niya ang blade pala na ito ay paikot na ganun nakikita natin niya kung paano ginagamit kasi actually wala pa rin ako masyadong idea sa mga gamit karpentero magkano kasi ito Bill? Magkano? 34 ba? Mura na 34 may nakita ko naka po sa Facebook mahal na no? Yung nakita ko isang 30,000 mas maliit pa dyan tapos mas pangit may sizes din to no? Yan size 14 mas nandito tayo sa paggawaan ng tako oh. Ano, magawa ng tako oh. Ah, ito yung shot Okay. Mas malaki po ito. Mas malaki ito. This size ang size niyan, yun 14 lang yung binili. Maganda ng tao. Ang mga may order nito, mga Amerikano pa. Going to America pa to? Oo, kukunin mamaya. Papadala mo? Hindi, kukunin dito. Ah, mga... Maybe? Ah. Punta dito. Yan o. Tapos nagpapaship din sila. Worldwide to eh. Maganda pala. Yan oh, dami po nilang ginagawang tao. Tanong natin kay Mang Sunny kung alin ang anong mga kahoy usually ginagamit nila. Anong kahoy po mga ginagamit niya? Karamihan. Canadian maple at saka kamagong. Rosewood. May mga imported kami ng kahoy na padok at saka asod. Ah. In-order nyo rin po yung kahoy, ano? Kumukuha namin sa ano? Mahirap din pala gumawa ng kahoy. Oh. Yan, padok yan. Kasi dapat matibay. Sinargo mo nga na, mga mabali, ano? Ito, mga sampalok. Sampalok? Kailangan patatagalin muna para magkaroon siya ng ah parang in-design na rin ano pinatatanda niya ah parang yung binibenta mong ano yung oo po pag medyo tumagal ganyan na parang inaamag no ayun palagi sa ano yung mga spiked tamar ayun pala tuloy-tuloy pa rin pala. Kaya lang, ang dami din palang ano, oh. Ang dami rin palang kailangan din pa sa paggawa ng tako, ano. Madala lang kasi gumagawa ng tako. Di kamukha ng gitara. Pero ang kinaganda ngayon, nakakapag, kumbaga, yung market mo, worldwide na eh. Kung pwede ka na magpa-ship, pwede nang ano, may papa-ship mo na. Yun naman po ang kagandahan. So, nasa quality na lang ng iyong ano, kasi si Billy po nakakapagpadala siya kahit sa Amerika. Yung mga suki niya, mga... Nag-gatter ito yan. Oo nga, oh. Ano yun? Oo, may pangalan pa, ano? Anong kahoy po to? Canadian maple yun. Tapos ayun, pinapanoorin natin yung ano. Paano ginagawa yung sand? Ah, nagsasand, naglilinga. O nga naman, kung mano-mano pa ang pagliliha. Ito yung mga ano nila.
ko po yung Facebook page nila. Just in case gusto nyo pong mag-order. Ayan, pasadya. Gustong design. Maganda yung gawa nila. Yan, mga pool lang yan. Pang-pool. Ah, pang-pool. Galing ah. Malaki din palang puhunan po sana, no? Mm-hmm. Laki, ano? Lalo na ngayon. Bali, ano po yung mga kailangan para makabuo ng isang tako? Kunyari, bibili ka ng isang ganito, ganun. Ang kailangan mo, ito lang. Kung pang-umpisa mo pa lang, okay na ka-okay ka na dito. Tapos, ito. Kung mag-humble beginnings lang, ano? Ako, nabansok ako isang ganito lang. Ah, banso kailangan mo rin? Para saan? Ah, oo, ma. Galing nga kami doon sa ano, kung bumili kami ng ano ba yan, yung kamachili na burlwood. Oo. At pinapatuyo pa, nandun pa yung ito, ma. Mga tinitis-tis na ano. Ito yung mga imported. Yan, padok yan. Magkano po ang bird foot per bird foot nito? Ano yan? Bird pit. $290. Ay, sinasabi ni Billy, binibilhan ng ano. Ito. Yung maple naman, dati 280 lang, 270. Ngayon, 500 na. Grabe. Yung mga tako niya po nagre-range magkano? Yung let's say, yung pinakamababa, 2.5. Tapos yung mahal. Patas na. Wala nang ano yung presyo. Nasa ano yun, nasa bumibili kung ano yung papagawa niya. Kasi may nakita ko may 20,000 ano. Pero maganda na yun. Ganda naman ng ano, ang linis ng ito, magkano ito? 10,000 to? Ito, 10. Ano yan? Suki mo yan? Suki mo? Wala na. May recommend na rin sila ng ano, nung mga kaibigan nila dito. May nakabili na rin dito. 10,000? Mahalin ka lang tako, ano? Hindi ba? Mas mahal pa. Depende sa materials, meron kasing materials na ano, mahal. Ano, malinis naman ang pakagawa, no? Ano, may hilig sa billiard, sa yan? Ay, ang mano-mano natin binabaon, ang mga billiard. Ang natin naman nagbibig sa mga. So yun, no? Sinasabon pa, oh. Ayan, mga ka-farmer, kahit pa paano na-feature po natin yung paggawaan ng tako dito sa Guagua. Ayan. Ang proseso din pala, no? Tapos yung mga kahoy na ginagawa nila, minsan pinapatuyo pa nila ng ilang isan buwan, taon, ayaabot. Kasi ang galing yung ano, sampalok ko. Pinapaamag-amag yan. Sipin mo yung mga kahoy na akala mo wala nang gamit. Ano? Galing.
Koyo, man. Tapos may mga ginagamit pa sila dito mga shell. Ayan, pagamihin na yung banso. Ganahin na natin ang banso. Pwede pala ang baka rito, paan ang baka, ano? Yung iba, ginagamit na ng stainless. Ginagamit na lang ng stainless na talit. Bebe, bulalo, pwede pala rito, ha? Ang palok. Mas safe dito, kaya sa circular. Parang tinapay lang yung jakas mo dito. Lalo na pag jumili na lang yung mga ikakat mo. Delikado rin pala, no? Hindi. Ito yung pinaka-safety na, no? Na pang-cut. Hindi na gaya ng iba. Lalagyan din ng guide yan, ano? Pwede mo lagyan ng guide. Ito? Na, ano ba na? Ano yun? Pag magka-cut ka, meron naman na may pantulak na ano yun. Ginagamit na naman yan. Ibig sabihin, paano masusunod yung tamang linya? Ah, pwede. Pwede rin. Pwede rin lagyan ng guide. Sabagay, karamitan ginagamit ito yung mga pa-curve, ano? Ah, meron naman kasi may pinigyan dito eh. Meron pang guide na nalalagay dito. Lalo na yung mga gawang ano, kumpanya na... Kasi sabi ni Papa yan, pwede daw sa yung mga kagaya ng upuan, medyo pa gano'n ng kaunti. Ah, mga pampaang. Oo. Pwede. Ano? Kung magka-cut ka ng maninipis na gusto mo, pantay-pantay kapal, pwede rin to, lagyan mo lang harang dito. Tulak na lang tulak. Ano naman yung talim niya, hindi siya malapit eh. Basta matalim siya. Ito yung pinakasip na, ano, napang-cut ng kahoy, yung banjo. Oras maputulan man ng talim yan, yun po na to. Kasi wala na siyang inglito ko. Baka ba iba tatalsok pa? Para saan naman yan? Ang mga buto. Yeah. Ah! Tapos lilihahin na naman. Type na ginagamit na niya, no? Ano pa naman yung material niya, no? Ano mo? Ah, ibabaon yan. Binabaon namin naman naman, no? Balik na ito. Pero alam mo, kung yung binabaon niya, tayo. Trabaho, no? Yan na po yung kanuhan ng pisa, ano? Saan gawa itong dulo na yan? Kahoy din? Hindi. Ano yan? Yung PVC pinolik. Yun. Ah! Eto. Kaya pala. Tigas? Kararating lang kaabon yan. Apat na piraso. Galing Mindanao. Galing pang Mindanao? Pinadala sa J&T. J&T. Dati kumukuha kami sa Clark. Wala na, wala nang makuha sa Clark. Yung mga atang mga luma yan, ano? Matibay yan, hindi nababasag basta-basta. Tapos puputuli na lang yung dulo. Ano, lalagyan ng tips, mga balat. Yan, ito saan po gawa itong itim na to? Ano yan? Japan. May dobe ano po yan?
Parang saan gawa? Ano, ano yan, yung... Kahoy din o ano? Hindi, ano, balat. Ah, balat? Oo, balat ng... Hayop? Kino, hayop. Baka, ganun. Mahal yan, man. Yung, ano, umabot ng 800, yung amoy. Hmm. Yan, nili, 200 yan, saka yung scorpion. Mga mahilig sa billiard, mga billiards, mga ka-farmer, ayan o, gaganda ng tako. Ayan, nagawa po ng kapatid ni Bebe yan, mga ka-farmer. Dali nga, dali din ang kamay ni Billy eh. Personalized. Karga na natin. Mabigat pala, no? Ah, hala. Saan to nabili? Saan galing? Saan nabili? Ano pa? Florida. Florida. Ito na lang, maraming contact si ano, ah. Gumagawa rin ng tamo yung mayari. Dati. Ah. Kaso, hindi masinito. Malugi. Magisyo? Ah, yun lang. Ba, loko ba? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Ba, 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 ba? Ben, ito ko may kabrisa na natin. Ginisip niya pa? Ayun na, paano kaya ikakarga? Mabigat? Mapapalaban ng mga boys dito? Hala. Pa, paano kinarga yan pala? Dito, punta dito. Ang kulong-kulong. Anim kami kumuha. Talagang kulong-kulong magamit, ha? Sige, kung doon yung ano, yung mabigat sa ano, pwede din, kaya lang aabot kaya ang nakalaylay na yan, pa, pwede naman. Workhorse naman yung sasakyan natin. Oh, yun nga eh. Nakulong na yung ano. Baka kasi gumano na, no? Oo. Yun lang. Duro tayo kayo mga niya. Onyo. Pa, pakira tayo kayo na. Ha? Detalian na lang, Bill. Para hindi... Maano ba? Ma... Pwede namang itali yun sana. Yan, safe na safe na. Malutin lang yung makina, baka abuti ng ulan. Yan.
ano, saan gawa ito? Ayan, no? Ayun yan ang tubig, eh. Ay, mga luma? Oo, oh, mga pinaggamitan. PVC, no? Oo. Oh. Makapal. Nagagamit pa namin sa mga pads ng tao. Mga lumang PVC, oo. Kahit anong kulay, pwede? Hindi, white lang. Ah, ganyan. White lang. Kasi wala kang makita na. Dati, dami sa mga junk shop, eh. Tanda rito. Mga luma. Baka merong alam na yan. Oo, yan, no? Baka merong kayong alam, mga farmer, na mabibili nito. Mga problema sila. O yan, no? Kung gusto niyo pong mag-order ng taco, kahit nasang lupalop kayo ng mundo, pwede nga ipaship. Ayan. Gaganda, oh. Affordable price pa, mga ka-farmer. Siyempre, direct pa kayo. Hindi na kayo sa mall bibili. Direkta na sa pagawaan. At least makakamura. Tapos sa Costumized, ayan, may mga pangalan kung anong gusto ninyo. Tapos may mga design na magaganda, siyempre. Ayan. Medyo masuit lang kami dito, oh. Ha? Pagawa ng tao. Tuloy-tuloy yata ang production nila, no? Ayan. So, ayan, ha? Inuulit ko, mga ka-farmer, lagay natin ang kanilang Facebook page para mag-message na lang kayo para sa mga order ninyong taco. So ayan, mga ka-farmer, sa mga gustong mga mahilig mag-billiards dyan, ayan, nandito po tayo sa Guagua. Pagawaan po na, actually matagal na po yan kung binabalak i-feature yung mga gawa po nilang taco. So ayan, inquire na lang kayo kung gusto niyo pong magpagawa ng customized taco. Ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.